Hi guys! Welcome to my vlog. So, my name is Relyn Mibarit from grade 10, Pedro Paterno. So, ang topic natin for today is para ma-inform ang ating mga kalugar sa banta ng Lindol at Banta. So, number one, alamin natin kung saan tayo malapit na evacuation center. At syempre, kailangan natin malaman ang mga emergency number na kakailanganin natin sa oras ng pangangailangan natin. Hindi naman kasi natin alam kung kailan o anong oras darating ang sakuna. Number two is maging alerto. Syempre, kailangan natin yon. At palaging makinig sa balita. At syempre, kailangan nating ipalikas yung mga taong nasa mabababang lugar. Kasi sila yung mabilis maapektuhan ng bagyo, baha, or tsunami man. Kasi sila yung mababa, so sila yung mas apektado ng bagyo. At syempre, maghanda ng mga ready to eat. Katulad ng mga delata, yung ganon. At kalakip ng mga ready to eat na pagkain ay kailangan din natin ng flashlight, whistle, or pito. Kasi sa pito, ito yung kailangan natin. Kunyari, halimbawa sa pito is, kunyari, nasa medyo malayong lugar ka. I mean, malayo ka sa mga rescue na madadaanan ng rescue. So, ang whistle or pito is magagamit mo para makita ka nila at marinig ka nila na mapuntahan ka para ma-rescue ka din. Tsaka sa flashlight naman is, syempre kailangan natin to kasi kadalasan naman sa bagyo, di ba? Nag-brown out, ganyan. Syempre madilim, kailangan natin ng flashlight. And kailangan natin ng extra battery kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung brown out, di ba? Kaya kailangan lagi tayong may extra. Kasi, syempre, hindi naman natin hawak yung, kunyari, hindi natin alam na malolobat na pala yung flashlight. So, may pang-extra tayo para may magagamit ulit tayo. At, syempre, isa pa, kailangan natin ng maiinom na tubig. Kasi, syempre, hindi naman natin pwedeng inumin yung ulan, di ba? Kasi madumi yun. So, kailangan natin ng extra tubig na kailangan din natin maging hydrated. Kailangan natin yon. Number three is always ziplock the important paper. Example, birth certificate, baptismal, medical certificate. Siyempre, yung iba pa natin kailangang papeles. At kailangan din natin ihanda yung mga gamot. At lalo na may mga kasama tayong mga, siyempre, may makakasama tayong matatanda, buntis, mga bata. Yung matatanda kasi kaya kailangan nila ng gamot. Syempre, hindi naman natin maiiwasan yung kailangan nila lagi ng maintenance. Kasi syempre, matatanda na sila. Mahina na yung resistensya nila. At dapat din natin i-ready ang mga pang-araw-araw natin gamit. Kailangan natin maghanda ng mga damit. Syempre, hindi natin kailangan isang damit lang yung dala. Kasi kailangan natin din, katulad ng battery, kailangan natin ng may extra. So, dapat sa damit, kailangan natin din ng extra. Lalo na yung mga importante sa babae. Syempre, may panty, bra, mga damit, ganyan. Tsaka sa mga iba pa, kailangan natin yon. So, ngayon, nasabi ko na po lahat yung mga dapat natin gawin at mga pwedeng ma-inform sa ibang tao at sa gantong paraan makakatulong tayo. Hindi lang sa pamilya natin, kundi sa maraming tao. Hindi sa lahat ng oras makakatulong tayo. Kaya kahit sa simpleng gantong paraan is may inform or natulungan na din natin sila. So ayun na lang po yung maambag ko and masasabi ko sa inyo. Sana po makatulong ito. Bye-bye! Thank you for watching!